Ilinibing niya si Jesus sa libingan na inihanda sana para sa kanya. Praise be God through His saints. Ito po si San Jose Arimathea, isang Sanhedrin at itinuturing ding secret disciple of Christ. Siya lang naman ang naglakas loob na humingi ng pahintulot kay Pilato na ibaba sa krus si Jesus para ilibing. At ilinibingan nila si Jesus sa libingan kung saan inihanda sana ito para sa kanya. Meron ding mga nagsasabi na tiyuhin siya ng mahal na Birheng Maria. Kaya naman itinuturing din siyang great uncle ni Jesus. At nung teenager pa nga daw si Jesus, sinama siya ni San Jose ng Arimathea sa England. Matapos nga ang pagkamatay ni Jesus, ikinulong din si San Jose ng Arimathea ng mga Jewish elders. Sila rin yung mga kontrabida sa buhay ni Jesus. Dahil daw sa kanyang verbal support kay Kristo. At during Easter, nagpakita sa kanya si Jesus at inuwi siya sa kanyang bayang sinilangan sa Arimathea. Nabanggit ko nga doon sa isa kong video tungkol kay Santa Marta na meron siya mga kasamang sumakay doon sa bangkang walang saguan at walang layag. At isa nga sa mga kasama niya doon ay si San Jose ng Arimathea. Siya rin daw ang nagtago ng Holy Grail, yung kalis na ginamit ni Kristo during the Last Supper. Merong iba't ibang iconography si San Jose ng Arimathea. Minsan, meron siyang hawak na telang puti. Minsan naman, meron din siyang hawak na pako at koronang tinig. At kung minsan din, meron ding hagyan. For sure, meron din kayong makikita ang imahe ni San Jose na merong hawak-hawak na dalawang kalis. Dahil sinasabing, nang magpakita nga ang ating Panginoong Jesus kay San Jose ng Arimathea, binigyan niya nga ito ng dalawang kalis. Ang mga kalis na ito ay naglalaman ng kanyang dugo at pawis. Meron ding tungkod si San Jose ng Arimathea na namulaklak at naging isang malaking puno. At sinasabing ang tungkod na ito ay mula pa sa tinig na ikinorona kay Jesus. Ang puno nga na ito ay namumulaklak tuwing Pasko at sinasabing ilinalagay yung bulaklak nito sa Christmas breakfast table ng Queen of England. Diba taray? Nang mamatay si San Jose ng Arimathea sa edad ng 86 at dahil na rin sa pagiging tanyag niya, sinasabing anim na hari ang nagbuhat ng kanyang kabaong.